Welcome back sa channel namin at ayan, ito yung unbox natin ngayon. Medyo nahirapan ang pagkasahin dito sa desk. Yung figure kasi ito parang halos kasing laki yata ng mga Titan class ng Hasbro and Takara. So, pero ito, third party siya, hindi siya official na Transformers character. Pero original na design siya ng NBK. Ang similarities lang yata niya sa official na Transformers ay yung sa ano. Kung makita niyo yung mukha ng character, medyo kawig ni Optimus Prime. Bulil. Optimus Prime. Pero yung ano niya, alt mode niya, makita natin. Balit chinek ko na ito kanina, binuksan ko na pagka-deliver. Kasi dalawa ito eh. Bago ko i-click yung order received dun sa app ng Shopee, chinek ko muna. So, naka-doubling box siya. Isang parang plain na cardboard na may drawing ng character. And mga print ng NBK logo. Ayan. Ito yung design ng character. Ayan. Same lang yun sa kabilang side ng box. Tapos, ito yung main na box. Ayan, pinilit ko naman magkasya sa screen. Talaga, ito para sa mabilis na comparison ng size. Ito si Earthrise Optimus Prime. And then yung box. Wala kasi kung Titan class dito sa Cavite, lahat nasa Pasita. Ayan, medyo inihingal ako lang ng box. Okay, buksan na natin. Hindi, ito pala. So ito yung front ng box. And inside. And dito lang din yung logo, NBK KSR-01, The King of the Sniper, yun yung nakalagay sa ano, translation. Sa likod, ito yung product shots, robot mode, alt mode, may iba accessories. Then yung alt mode sniper rifle. Kabilang side, ayan, may konting artwork ng sniper. Tapos more ng logo, name ng character. Sa bottom part, ayan, uy, muntik pa mahulog, dimula sa kamay ko. And sa top part, hirap i-unbox. Okay, so nalagay instructions. Buti instructions na yung nahulog, hindi yung mismo character. Higa ako na lang para sa madaling kunin.
So, alisin ko muna yung mismong character. Tapos yung accessories sunod. Meron siyang parang sword. And yung scope. Yung parang stand. Meron din parang shield. Pero siguro yun sa part ng sniper rifle yan kapag na-transform. Most likely. And yung barrel. Na nagiging weapon niya rin pagka robot mode. Okay, mga natin sa gilid. And ayan, ito na siya. Adjust ko lang yung limbs niya para ano. Hindi masyadong awkward tingnan. Tapos yung individual fingers niya may kanya-kanya articulation. Nakakatawa. Tapos yung head sculpt medyo may similarities nga kay Optimus Prime. May ankle tilt din. Madami siyang points of articulation para sa size niya. Tapos medyo mabigat din kasi sa size niya halata naman mabigat. Check natin instructions. Ito kailangan ko talagang i-check instructions kasi wala man ng figure na katulad nito ng mold. So, talagang hindi ako familiar sa transformation nito. Hindi ko pwedeng basta hulaan. So, yung sa step 1, nakalagay. Alisin tong parang part na nasa shoulders niya. Ito. Tapos, ilalagay naman sa likod. Ito. Yan, sa may palikakabit talaga. Yung sa may peg. Tsaka sa may ball joint. Subukan ko nga ulit. Medyo naiilang pa kasi yung i-force yung plastic. Ayan. Kainan pala. Yan. So, nakalock na sa likod niya yung parang shield na yun. Step 4 naman. Yung scope. Huh. Ito ba? Itong part na to. Sa likod ng right shoulder. And yung parang sword niya. Wait lang. Ito. And pagkakabitin. So ito yung parang sword. Kailangan mo na siyang i-fold ng paganyan para makabit ito. Ayan. Pag nakabit na siya, siya yung parang magiging main weapon muna niya habang naka-robot mode. So yung sa kamay niya, merong mga hole dito para kabitan itong mga peg na to nasa handle. So medyo mahirap na i-secure yung weapons niya sa katawan niya.
Tapos, itong accessory sa likod, yung scoop sa likod ng shoulder niya, parang medyo madaling matanggal. Yung parang konting movement lang, pwede na siyang mahulog. Tapos itong weapon, sa sobrang bigat niya, ang hirap i-pose ng maayos. Parang laging umibigay yung joints niya. Yan, pwede yung support ng kabilang kamay para hindi malaglag. Pero kasi nga, sobrang laki niya, pati yung weapon, maraming issue sa pag-balance sa kanya. Yan, medyo nakakatakot na ba matumba. Okay, so subukan ko na siyang i-transform into alt mode. Tapos, yung unang step niya sa pag-transform into alt mode, yan, nagawa ko na nga lang agad. Inalis ko muna yung mga weapons. Tapos itong sa shoulders niya, itong part na ito, alisin din. Ayan, so nakalis na. Ang sunod na step naman ay sa back. Sa likod niya, ito. And yung arms. Straighten lang natin yung kanyang legs para pag nag-transform may madali. And yung kabila. So, kailangan itaas yung shoulders. And tapos ibubuka yung arms. Hindi nga lang kita. Tara, ayan. And may i-open dito sa mga wrist. Ah, sa arms, sa forearms pala. So, ito din. Malapit sa shoulders, may buksan din. And ifo-fold yung hands. Ito, para ipasok sa loob. Tapos may i-extend din dito sa part na to. Itsura so far ng kanyang shoulders hanggang hands. Okay, so yung mga i-extend pala dito sa part na to. Tsaka to. Ilalak sa mga gantong part. Ayan, yun sa part pala kanina. Kaya pala ayaw niya mag-lock. Hindi pa naka-full extend kanina. Dito sa may shoulder parts. Hindi pa siya full extended kanina. So, ganun din sa kabila. Ayan. Pag na-extend na siya ng tama, mag-aabot na yung mga lock. So, ayan. Naka-lock na, naka-align na yung mga parts dito. Dito din sa kabila. Ang pinagkaiba nila, itong isa may extra na ganito. Kailangan lang i-connect yan. Ayan. So, ayan. Nagwawaking na siya. Medyo mahirap lang yun sa part dito. Parang kailangan pang i-maneuver ng konti para ma-bend pataas. Medyo natanggal lang ulit yung mga pagkalak ng part sa taas. Yun sa may arms. And back part naman. Subukan natin. Kanina nahirapan tayo kabit. Ngayon nahirapan lang tayo tanggalin. And by tayo, I mean me. It's just me. So yan, na-crack open na yung kanyang pinaka-shield sa likod.
kailangan siyang i-swing pababa. Tapos naman fold pa loob yung kanyang mukha. Ayan. Tapos ilang steps na lang. Ilang steps na lang. Pagod na ako. Bakit ko ba ito ginawa? Nag-start na siya magmukhang sniper rifle. Ayan. Ayan na. Or blaster. Kailangan lang i-lock yung mga parts. Pag naka-align siya ng tama, magiging madali lang. And mukhang okay naman yung alignment niya ngayon. Ayan. Meron lang ibang parts na makulit. Ayaw pa mag-lock. Pero sa ngayon, ayan. So far, so good. Sa baba na lang. Ayan. Ito yung pinamakulit lang. Ito yung ayaw mag-lock kanina. Then, ito pwede nang i-secure yung pinakadulo. Yung kabila na siyang ilalak. Tapos, ito naman. Tape ng konti. Fold. May dust agad. Then, ilalak. Oh, may trigger pa nga. Andito pala yung trigger. That pala hindi ka muna nilock. Lang open ulit natin. Ayan, so yung trigger. Kasi medyo masikip itong part dito. Ayan. Doon siya ilalock itong part na to. Buti lang na dito lang sa kabilang table si Eka at nagka-craft ng costume. At meron siyang carving tools. At ayun, nagpatulang ako shave off yung parang mga excess na plastic dito para madali nang insert ito. Ayan. Ayan, diba? Saktong-sakto na kaninang hirap insert. Tapos ito rin pala kanina nalimutan ko. Ayan, so ito. Gaya naka-fold yan. Open yan. Kasi ito dito at galing naman. Ganun. And yun. Yan sa trigger. Ayan. Tapos, ang next part naman, pag nakalock na dito, yung sa malapit na sa bandang dulo. Ito. Ito nga ba? Saan tayo? Naliligaw na ako. Ito. Mga flap dito sa kanyang chest plate. Then, flip. Tapos, okay. Ayan. Then, may extend pa dito. Medyo mahirap lang iikot itong part. Kaya lang, medyo tight yung space. Pero magagawa pa rin naman. Ayan, lock. Then, sa tayo,
sa part na to naman. So, ito yung medyo mahirap lang i-open itong mga parts dito. And that nakataas na ganyan. Lalock na ganyan. Yung default niya, pag robot mode, nakalock. Pero kailangan mo siyang iangat. Ah, okay. So, ito pa hindi ko napansin kanina. Para mas natin i-balance pag robot mode siguro. Ganun pala siyang heel. Okay, so fold. Pagka alt mode, kailangan i-fold. And, let's see. Ito ay open. Yan, pagka-open yan, meron din sa baba. Yung pinaka-grip siguro to. Then, kailangan itago yung legs, feet. Okay, sana ba tayo? Ito. Then, kabila, ganun din. Oops, ay, hindi ba pala natin ang fold. Yan, hindi pala pwedeng iikot sa paganto. Hindi pwedeng clockwise. Counterclockwise yan sa kabilang leg. And what else? Let's see. Pwede na ba siyang ilock? Parang pagdidikitin lang yung dalawang lower half niya. I think. Kailangan pala nakaayos na mabuti yung sa feet. Dahil may ipit. Pwede ko niya itong ibaba ng konti yung camera. Until na sniper mode na siya. Nalapit na, actually. Ito yung accessory kanina. Kailangan din siyang gamitin sa alt mode na sniper rifle. Ayan, so medyo mahirap lang i-lock yun sa mga dulong part. Pero, ayan na yung pinaka-itsura niya. Pero, konting ano na lang, attachments na lang. Yung mga accessories kanina. At patapos na. Okay, so let's see. Saan ba tayo? Ito. And yung sword niya kanina. Extend. Okay, so ito. And ito. Kabit natin.
pwede pa siyang extend kung gusto niyo. Tapos yung scoop naman. Kailangan natin i-fold itong ano. Yung mga peg kanina. Okay, so yung rubber bullets naman. So ayan, may ganyan. Dalawang piraso, isa yung pinaka-rubber bullet, isa yung plastic na part. Tapos may kasamang tool dun sa box. And ipupush niya lang. Ayan din. Isa pa. Tapos pag magre-reload naman ng rifle, dito. Tapos dito. Testingin natin kung nagana na. Hindi nga lang ako makikita sa camera. Pero maglagay tayo ng target. Si vertebrae. Okay, yung scoop di masyadong. Pero sobrang lapit na kung di pa tamaan to. Okay, so testing. Masyado malapit. Teka. Nadala ko dun. Ah, vertebrae, sorry. Ayan, ito mo ng bullet na naka-ready. And, yun kasi ang pwede lang i-load ay one bullet at a time kasi yun yung design itong character na to. Rubber bullet naman siya. Ayun, so gumagana na siya yung sniper rifle. Gumagana yung gimmick niya. At natuwa ako. Akala ko may mali ako naggawa kanina na assembly. Kaya hindi nagpa-fire. Yun pala. Nagkailangan lang i-tighten na ibang parts. Ayun, hanapin ko lang yung ibang bullet. At so ayun, doon ko muna tatapusin yung video. Medyo nakakapagod yung pag-transform. At hindi ko rin alam kung paano ko gagawin ito ng photoshoot dahil medyo malaki. Hindi magkakasya din sa backdrop ko. Nagawa ko lang ng paraan. Ayun. So kung nagustuhan yung video, hit like and subscribe. Kung hindi nyo naman trip, okay lang din. Hindi naman pipilitin na mag-subscribe kung ayaw nyo. Pero ayun. Sige. Kita-kita lang ulit sa susunod na video. Bye-bye!